Alex Dayan, huwag ninyo akong kalimutan ha, sa paglilista ninyo ng bibigyan ng regalo malapit na Pasko. Ha? O, kasi kung wala pa, abay, pwede ninyong tingnan ang night market na binuksan dyan sa Green Hills sa San Juan City ngayong gabi. Bukod pa yan sa Christmas tree lighting na isinagawa rin nila. At naroon si Ryan Lesigas sa Katutok Live. Ryan! Aljo, dinagsanga ng ilan nating mga kababayan ang kabubukas lang na night market dito sa Green Hills sa San Juan City. At kahit nga nandito tayo sa labas ng night market, Aljo, na nasa ating likuran lang, ay rinig natin yung pamaskong tugtugin mula sa loob ng bazaar. Pero pagtitiyak ng pamunuan ng mall at ang lokal na pamahalaan na mahigpit na ipatutupad ang public minimum health standards. Bagong pag-asa para sa mga maliliit na negosyante ang pagbubukas ng night market sa Green Hills dito sa San Juan ngayong araw. Isa si Sheila sa agad naglagay ng food stall kasabay sa unang araw ng pagbubukas ng night market bazaar. Dating may catering service si Sheila pero napilitan siyang isara dahil sa pandemya. It's a big help to start the kid para makausad. Kasi actually nawala talaga eh. Pero big help talaga ito para bumalik tayo sa normal life na which is accepted na natin hindi mawawala yung COVID. Sinabi naman ni James Candelaria, ang Assistant Vice President for Mall Operations ng Green Hills, layunin ng pagbubukas, Aljo, ng night market na matulungan ang mga maliliit na negosyante na nawala ng hanap buhay dahil sa COVID-19 pandemic. Nasa 50 stalls mula sa mga RTWs, pagkain, Christmas decorations at iba pa ang kasama sa night market. Dahil wala ng curfew, Aljo, bukas ang night market mula alas 4 ng hapon hanggang madaling araw mula ngayon hanggang January 7 sa susunod na taon. We would like to really give the opportunity to everyone ano po, na talagang ito na yung panahon or yung season that we should celebrate Christmas. And at the same time, we have to introduce them talaga going outdoor to really have the every family enjoy the spirit of Christmas. Para maayos naman na may patupad ang minimum health standards, 250 hanggang 300 katao lang ang papayagang makapasok ng sabay-sabay. May mga nakatalaga rin na security marshals para magpaalala ng physical distancing. Bukod dito ay may nakalagay rin na medical booth sakaling kailanganin. Ngayong gabi binuksan rin ang naglalakihang Christmas tree na lalong nagbigay kulay sa paligid. Inilunsad rin ang Ortigas Community Card at ang Christmas with the Stars na isang benefit concert para sa mga Independent Production Workers Group o IPWG na naapektuhan ng pandemya. We will be launching an online concert this coming December 9. Lahat po ng proceeds ng online concert will benefit the IPWGE group. Ito po yung mga tao sa larangan ng production. We talk about the cameraman, the utility man, yung equipment. Sinabi naman ni San Juan Mayor Francis Zamora Aljo sa kanyang mensahe na aprobado ng IATF ang opening ng night market. Ipinagmalaki rin ng alkalde na lahat ng empleyado ng Green Hills Shopping Mall ay bakunado na. Ipinagmalaki rin ni Zamora na nakuha na nila ang population protection sa lungsod dahil bakunado na ang nasa 230% ng kanilang populasyon. Inisa-isa rin ng alkalde ang mga stalls kanina para tingnan ang pagpapatupad ng health and safety protocols. Aljo, hanggang sa mga oras na ito makikita mo naman dito sa aking likuran na tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng nais mapuntahan o makapasok dyan sa night market na yan. Pero paalala ng mall operators at ng lokal na pamahalaan, maaari lamang magtagal ng 30 minuto ang papasok dyan para mabili at kumain para mabigyan daan naman yung iba pa na nakapila sa labas. Aljo. Ryan, kung papasok ka dyan, may face shield ba? At kung magsisimula yan alas 4 ng hapon, hanggang anong oras yan ng madaling araw? Ryan. Well, Aljo, ang sinabi sa atin kanina ng pamunuan ng Green Hills, hanggat may tao pa ay okay pa, bukas pa itong night market dahil nga wala ng curfew. Ang ginagawa lang nila dito ngayon, bawat pumapasok, yung nakikita mong tao sa aking likod ay nag-scan pa sila ng kanilang QR code para sa gagawing contact tracing kung kinakailangan. At maliban pa dyan, Aljo, may mga COVID-19 marshals.